At ngayong umaga po, pag-uusapan natin yung mga application ng atomic at molecular spectroscopy sa environmental research. Okay. So napakarami po kasing applications ng spectroscopy in general. At mag-focus tayo ngayong umaga doon sa environmental research. Pero yung konsepto na o yung mga information na matutunan natin today ay magagamit niya rin naman sa iba pang mga klase ng mga sample or ibang types ng research pertaining to these techniques. Okay? So ako po ay kasalukuyan din nag-aaral ng environmental science sa usapan muna natin current state. So hindi siya masyadong current kasi ang basis natin would be the reports ng DNR na pinaka-recent. So I tried to get the recent situationers doon sa kanilang website. So unahin muna natin yung kasalukuyang nangyari din yung COVID-19 at environmental monitoring. So medyo obvious din na kung bakit nag-improve yung NCR air quality. Ito ay galing doon sa executive summary ng annual report ng DNR. Pero everything else na nagkaroon ng problema. So, pasensya na, nabaliktad ko. Water quality monitoring dahil hindi nga nakakalabas, bumaba ito. Yung PPE waste, kumaas. At yung sanitary landfill monitoring activities, bumaba rin dahil hindi nakakalabas. So, malaki yung nag-epekto nito doon sa data na nakalap ng ating ahensya. With respect to the environment natin. No? So, pertaining to water quality naman, ito medyo lumang report ng Water Environment Partnership in Asia. So, 2.2 million metric tons of organic pollution yung napoproduce natin. Tapos kung makikita natin dito, madalas siguro nakikita natin na galing sa mga industry, galing sa mga factory yung pollution. Pero kung titignan natin itong statistics na to, ang laki ng porsyento ng waste, organic waste na nanggagaling sa mga domestic sources o mga kabahayan. Pangalawa naman, water pollution dominated nga ng domestic industrial sources. No? So, untreated kasi siya. So, napakalaking issue rin sa Pilipinas yung wala tayong kahit nasa batas na, nasa Clean Water Act na, hindi pa rin institutionalized or wala pa rin tayong matinong municipal solid waste treatment or sewage treatment facility aside from the sanitary issue, no, sanitary landfill issue. Tapos dahil dito, talagang natin nahihirapan tayong i-address yung mga health outbreak paminsan-minsan sa mga lugar na kung saan nangyayari itong pollution na ito. So, susunod naman yung report ng 2013. So, ito yung pinaka-recent na nakita ko dun sa website ng DNR. So, unfortunately, only 28% ng water bodies natin yung nagko-conform dun sa tinatawag na to. Sige, may kita kayo na parang may mga nakalutang sediments. So, kapag medyo mataas yung total suspended solids. Only 27% naman nung na-monitor yung pumasok dun sa criteria ng phosphate saka nitrate. So, ito ay indication din ng pollution na tumataas kapag malaki yung volume ng mga organic pollutant, especially mga domestic na napupunta sa mga ilog natin. And then, monitoring results show that half of the 8 water bodies monitored for cyanide. So, supposedly, dapat hindi na to hindi na to factor, pero apparently, noong 2013, ay nai-report pa rin. For heavy metals, 83% ng mga minonitor ay tawag dito, pumasa doon sa mercury, 44% lang sa cadmium. So, yung kabila ay, iba naman ay bumagsak. And then, sa lead naman, buti na lang at noong 2013 ay nag-comply naman tayo. So, yun yung mga kinaharap nating sitwasyon ng water quality noong 2013. Sa 2013 report. So, noong 2015 report naman ng air quality ng DNR, makita natin dito na karamihan ng pollution ang gagaling talaga sa mga sasakyan, sa mobile sources. Okay? So, dahil sa data na to, makita natin na mukhang kailangan pa talaga natin i-improve yung ating mga regulasyon, mga batas tungkol sa pollution na nagagaling sa mga mobile sources like vehicles. So stationary, mga factories, for example, 21%. Area sources like construction, mga open burning na bawal according to Clean Air Act supposedly, din naman 14%. So aside from that, in terms of physician naman ng mga ng mga pollutant, meron tayong mga volatile organic carbon, hindi na nakalagay yung prosyento, no?
Meron din tayong mga SOx, NOx, carbon monoxide, syempre yung particulate matter natin. So sa in terms of particulate matter na medyo atrasado yung Pilipinas kasi ang nasa Clean Air Act natin na hindi pa na-revise mula 1999 ay PM10 pa lang. So yung 10 micron. So mas mababa doon yung PM2.5 na minomonitor sa ibang bansa, hindi pa siya masyadong namamonitor sa Pilipinas. Okay? So yun yung estado. Sa forestry naman, ayan, medyo malaki-laki yung ano, nawala sa 10 taon. So ito ay galing sa Global Forest Watch. In 2010, Philippines had 13.2 mega hectares of natural forest. Noong 2020 naman, nag-lose tayo ng 46.8 kilohectares ng natural forest na yun. So tuloy-tuloy yan na nababawasan habang nahihirapan tayong mag-monitor laging activities at iba pang mga issues related to deforestation. So bukod dun sa pag-lose ng forested lands natin, ang malaking epekto rin talaga nito yung contribution ng Pilipinas sa climate change. Kasi tinuturing natin ng mga natural carbon sinks itong ating mga kagubatan. Okay? So yun yung estado ng ating in addition pala. So isa sa mga medyo hot topics ngayon yung tinatawag na plastic emissions. So hindi ako sigurado kung napansin niyo na ito or nakita niyo na ito sa Facebook ng mga nakaraang buwan, pero may isang study na ginawa si Mazur et al. Earlier this year na percent of global riverine plastic emissions in the ocean. So nakakatawa, hindi pala nakakatawa ang isipin na 17 doon sa top 50 na tawag dito river plastic emitters sa oceans ay galing sa Pilipinas. So makita niyo dun sa slide, naka-highlight yung mga ilog na matagpuan sa Pilipinas na nandun sa ranking na yun. So ang laki ng issue talaga natin doon sa plastic pollution. Yan lang.